Hello po, this is Stargazer at pag-usapan natin ngayon ang ating predictions. As you can see, ang predictions po ay hindi nanggagaling sa anumang libro, hindi po ito feng shui, hindi po ito sinosolve or sabihin ninyong na sumusunod tayo sa mga nakikita natin sa world events, but it's more of ang paraan po ng predictions ko ay kung ano yung nakikita. No? Ayokong gamitin yung term na visions kasi it's wrongly used by some people. But actually, it's more of pag nananahimik tayo kung ano ang pumapasok sa ating isip, maari ito ay isang salita, a sentence, or simply isang eksena po na magpe-play over and over in your mind. The critical thing here is kung paano natin i-interpret. No? Marami interpretasyon. So, sasabihin ko lang po sa inyo ang aking nakikita. But bago yan, pag-usapan muna natin yung nakaraang taon. So, nung nakaraang taon, tama naman po ako nung sinasabi kung unti-unti tayong babawi. No? Maraming yung pagbawi tayong nangyari. Kaya lang, nakita ko rin yung more chaotic policies in the government at maraming ma-unearth na mga anomalies and inconsistencies. Nakita po natin ang family, ayan, at saka napakarami na nakakahiyang mga decision din at saka mga kilos, no, sa ating gobyerno. Nagkaroon din ng Senate controversy, yan nga yung pagtingin o yung paglitis o ng tungkol sa family. So, sabi ko politician with an A and an E na mag-hit ng news. Yan po ay si Estrada na nagkasakit po at saka si Presidente Aquino. Ngayon, yung womanizing of a famous figure made public. Famous figure, sino po? Sino po ba yung nagkaroon ng problema sa nagkaroon ng anak na hinahabol siya, no? Walang iba po kundi si Richard Yap. Now, another problem with the PNP, nagkaroon na naman ng na-admit na kulang yung sa Dasera case. So, in-admit na chief PNP yon. Na poor coordination of government agencies, and yan, ang dami po nangyari. Yung NEDA chief natin, nag-resign, yan. Kasi termination of service, eh. Health of a popular ex-politician, andyan po si Reynaldo Umali, namatay po. Tapos, swine and bird viruses on the rise. Yan, at saka, yung African swine fever po, ay umariyan na naman. No? Pagkatapos, Philippine nurse will make the country proud. Yan po yung na-award ng British Empire na medallion during the COVID-19 pandemic. Tapos, may nanalo na naman pong direktor. Yan. Tapos, Indonesia volcano and earthquake. Tapos, cultural cleansing, dark-skinned country. So, ayan po yung genocide ng sa China. Ayan, meron po. Word Pietra will be significant. Ayan po yung nangyari na talent agency, na napakalaking talent agency sa ibang bansa. Tapos, yung Big Dipper will be significant. Yung pala po, sa Big Dipper, doon po nangyari yung shooting stars na napakadami. Yung meteor shower ng 2021. Tapos Burma, meron ding nangyari po sa kanila. Congo and Angola, yun po yung Congo president declares martial law. Yan. A new galaxy and death of a star, meron po nangyari yan. Satellite accident, nangyari po yung commission na NOAA, weather satellite breaks up. Tapos, US decision critical in the Middle East, yan po yung pagtanggal ng sa Afghanistan, no, ng Amerika. Undeniable UFO sighting with human interaction, yan po yung pag-amin na ng meron talagang UFOs, no. So ito po ay nangyari, no, ang batting average natin nasa 93% yan nung nakaraang taon. Ngayon po, ano ba ang nakikita natin sa year 2022? Ito po, tandaan ninyo ha, hindi po ako political, hindi po ako magsasabi anything about politics, huwag niyo po akong tatanungin dahil ayaw ko po mag-iimpluwensya ng isang tao. Yan, kung ano po ang sa tingin ninyo ang dapat na mangyari, decision po natin yan, it has to be a decision na sarili ninyo at saka kung ano man ang mangyari, yan po ay pinagkakaloob na mangyari talaga. Okay, two powers will be in conflict with each other. Tapos, significant yung Middle East royalty din. Confusion in the stock market.
And then I see significant yung red flag with a star waving or making a statement. Oh, may ibig sabihin po ito. So, ayoko po i-interpret. Basta tingnan ninyo kung ano mangyayari dyan. Amid the pandemic, countries will slowly recover. Tapos may violence then in a country where dark-skinned people are. And again, dark-skinned people, dun mas marami ang violence na nangyayari ngayon. And the word Thunderbirds crossed my mind. So, hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin nito. Thunderbirds. Radiation leak, no? Withdraw of economic or financial support by a big country. Kawawa naman yung i-withdrawan niya. Controversial declaration of a communist country. Fissure sa lupa, no? Land fissure with gas leaks. Tapos mysterious death of cattle na hindi maintindihan bakit namatay. And then I see exodus of people fleeing from something. Tapos the word or the group of people na Kurds magiging significant. Hindi ko alam kung pag-aaklas ito. Ito naman ay nasabi ko na rin sa ating programa sa Kumu, yung Middle East missiles or Israel, no? Nangyari ito noong December 28, nagkaroon ng pagbobomba ang Israel sa isang lugar, no? Nasabi ko po ito, na ilaglag na natin itong predictions the Sunday before. Okay. So, man-made destruction of a reef, yan. Defiance of a country despite of the warnings given. International alliance will be strong and firm against a certain power. Spain, financial issue. Brazil, controversy. More alien news. Sudden turnaround in the political field. Electoral protests. Ito na sa Pilipinas na to, ha? Electoral protests, but the majority have spoken. I wish they can learn from this. Yung lesson to be learned is getting it acts together and not have individual agenda. Now, itong nung sinulat ko po itong predictions natin was on December 2 and I showed this to some people. Nasabi ko po nung December 2 sa predictions ko na hindi pa po na-ere noon is Surigao. And that was December 2. Badly hit po ang Surigao natin nitong bagyo. Now, bantayan natin ang Mount Apo at Mount Bulusan, no? Tapos may nakita ako pile up of vehicles on an expressway. Ibig sabihin ito parang karambola daw. Yan. Underground movement, they're planning something, and a whistleblower will surface. Ayan na naman po tayo sa whistleblowing na yan. Dumating din sa isip ko yung the return, no? Pero ayokong bigyan ng meaning muna ang ibig sabihin ng the return. Tapos yung lyrics ng kanta na My Way, ito ang specific na medyo clear sa akin. And so the end is near and I face the final curtain. My friend, ano ba? I'll make it clear, I'll state my case of which I'm certain. Tandaan niyo yung words na yun. It will be very relevant. The stocks of a big entity will plummet down. Yung stocks na dito yan, local yan. Tapos ang isang international law will be in full effect but will be opposed. Yan. Retirement announcement, nandyan. Filipino filmmakers will bring honors to the country. Isang actress mananalo na naman. Okay. Sudden passing away of a well-known female actress. Meron pong R ang name niya. Hindi necessary nag-uumpisa sa R ang pangalan, pero may R, significant yung R. Despite of the pandemic, academic competitions will be fruitful. A new boxing star will rise. Uy, magandang balita ito. Merong mga promising. Sa ating atleta, maganda ang mga dadating sa kanila kasi more athletic wins, no? Underwater movement. Tapos, meron ding isang malaking issue na itatackle na isang superpower and it has something to do with the different kind of terrorism. Ano ba ngayon ang terrorism nangyayari? Hindi na po ito pagbobomba, kundi more of cyber terrorism. Tapos may isang country na magbubuli po sa atin. Ayan. Pwedeng sa atin, pwede rin sa ibang kasama din ibang bansa. Yan. So, mahirap po ako tanungin pagdating sa politics kasi po meron din po akong mga sabihin nyo ng sariling opinion. Pero, ang aking opinion does not necessarily mean na yun ang mangyayari. Okay? So, dahil opinion ko yun eh, that is what my heart dictates. Kaya, mahirap po na pipilitin ninyo ako pagdating sa political arena dahil dyan po, hindi po tayo nagtutugma ng pag-iisip.
maraming masasakit po na salita. Dapat iwasan na natin. Huwag na po tayo yung kultura natin ng bashing. You have to learn from what we went through sa pandemic. Naisipin natin ang mas mainam ay magtulungan na lamang. You'll never know when your time is up. You'll never know when sasabihin mo ng the end is near, parang ganyan. Wala naman po nakakaalam eh. Ang alam lang natin is maging mabuti tayong tao. At saka huwag po na kayo manira ng ibang tao. Kung magaling ka, magaling ka. Kalabanin mo ang iyong sarili. Hindi yung i-ehemplo mo ibang tao at saka aapakan mo sila para umangat ka. At sasabihin mo na ganito, ganito siya. Tandaan niyo lagi, when you point a finger against one person, marami pong bumabalik. Yan po, dapat magdinilay-nilay din tayo kung ano ang kahinaan natin. Huwag natin masyadong i-highlight kahinaan ng ibang tao dahil tayo ay may sariling kahinaan. At saka pag magwa po kayo ng inyong mga ambitions, ilagay niyo po yung realism. Ilagay niyo po yung pagiging makatotohanan. Hindi yung gusto ninyo maging beauty queen, pero hindi naman po kayo beauty queen o maliit kayo, hindi tayo magiging beauty queen. Realistic positivity, ika nga, ang pairalin natin. Be grateful, be thankful, and be blessed. Yan nga, ika nga, sasabi nila. Maging masaya po tayo, maging mapagmahal, at saka, ang interest lang po natin dapat ay yung makatulong sa ibang tao upang tayo ay umangat din. Maraming salamat po. Sana po, wala pong bashing sa mga hindi naniniwala. And then, ganun lang po eh. Just leave it as that. Maraming salamat po.